What's up, mga boss? Good morning, mga boss. Kumapalo si JP Moto. At welcome sa bagong episode. Ngayon, ang topic natin ay kung ano ang mga accessories na nabili ko, na ikabit ko na kay Kitty. Hindi to sa pagyayabang, share ko lang kung saan ko nabili para may alam din kayo kung saan kayo o-order. Ganun. So, unahin na. Ni Kitty. So, ito. RFID. Nakuha ko siya sa may main office ng Skyway, sa may likod ng SM Bikutan. So free lang siya. Ang requirements lang ay OR CR. Yan lang. So ang babayaran ba lang pala yung load. For instance sticker, walang bayad to, free to. Yung load lang, 500. So yun. Tandaan nyo, sa may likod ng SM Bikutan. Yung Skyway dun. Makikita nyo naman dun eh. Next is, dito tayo. Dito tayo sa may... Ang tawag dito? Screen protector ng TFT display ni Kitty. Nung una gamit ko rito ay cellphone lang, cellphone protector lang. Pansamantagal sana yun eh, kaso umaangat siya. So umorder ako nito sa Lazada. Popost ko naman sa description yung mga link. Sa Lazada ko siya nabili. Tsaka yung price niya dyan, i-display ko na lang din. Lazada kasing wala to. Tad-tad ng gasgas yan. Magagasgasan, sayang naman eh. Mahal pa naman na ito. Nasa 20,000 yata yung nakita ko. Post. Ito sa Lazada. Next is ito. Cellphone holder. Nabili ko siya sa Rider Gear Zone. Sa may Pasay. Sa may malapit daw sa ano, Samora School. Nabili ko siya doon. So, bakit kailangan ko na ito? Siyempre, alam niyo naman, cellphone holder nga eh. Nilagay na cellphone. Di ba? Tapos, ito. GoPro bike mount. Nabili ko kay Christian Lo. 180. Tama, 180. Christian Lo. Basta yung mga pinapakita ko sa inyo, nasa baba yung description niya, yung link niyan. Nasa description, yun yun. Tapos ay siyempre, rosary. Diba? Di mawawala yan. Siyempre, alam niyo naman saan mabibili yan, simbahan. Diba? Next is ito, bar and mirror. Nabili ko siya sa Lazada. Lazada nga ba? Sa Shopee. Nabili ko siya. So, tatanungin nyo sa kung ano naman yung vision niya, kung ano yung makikita nyo sa side mirror. Siyempre, maliit siya. Huwag kayong ma-expect na malaki. Pero para sa akin, sakto lang naman eh. Huwag yung ma-expect na malaki yung makikita nyo sa side mirror. Kasi maliit lang talaga siya oh. 3 fingers lang. Next is ito, yung sticker. Sticker na bili ko kay Boss Critz. Na matagal na yan eh. Unang labas ko pa lang ito ni Kitty, bumili ka agad ako nito. Kasi kailangan na kailangan, baka magasgasan siya. Wawa naman, di ba? No? Ako na rin nagkabit nito kasi
ship ko lang to. Wala akong time pumunta sa shop niya eh. Pina-ship ko na lang. Ayan, tatak crits pa yan. Ayan, no, crits. Power parts. Ito rin, basta dyan yung mga price. Ipo-post, we di-display ko na lang bawat item. Ito, yeah, ito, tsaka itong tank sa may gas, tsaka ito, yan, magkakasama yun dyan. Tsaka kung mapansin nyo kung ano to, next is ito nga. Mapansin nyo kung nagtatanong kayo kung para saan ito, ito yung para sa ano, sa tank bag. Flange type siya, hindi siya yung magnetic. Kumbaga may lock mechanism siya. Hindi siya yung ordinary na tank bag lang na may magnet. Nabili ko siya kay Boss Crits din, yan. Next is ito, yung kasi ito nga, ulitin ko ito, kaya bumili ako na ito kasi galing pa to sa RC200 ko noong time na yun. Eh wala, hindi mo pwedeng lagyan ng box yun, di ba? Yung RC200. Buti nga, hindi ko binenta yung tank bag. Magagamit ko rin pala dito kay Kitty. Kasi kailangan mga yan eh. Wala pa akong box nun. So next is itong crush guard. Nabili ko kay, nabili ko to sa may San Pedro kay Dunge Moto Shop. Sa San Pedro, time na yon. Para saan ba yan? Siyempre, crash guard nga eh. Iwas na pag tumumba ka, tumumba yung motor mo, siyempre protected yung engine mo. Umaki na. So need mo rin, need din ni Kitin magkaroon ng ganyan for protection lang. Kasi kung wala yan, kawawa naman si Kitin. Malas gusan siya. Next is ito. Medyas daw yan eh, tawag nila. Kasi dati nag-medyas lang para sa sapatos eh. Yung pangit tignan. So bumili ako niya, 50 pesos lang yan. Marami na sa may kalye, mga nagbebenta ng mga accessories ng motor. So yan. Ito nga kay Dunge. Kung nabili yan, kailangan na kailangan ng GT. Next is ito, yung spool. Ito. Para saan yan? Siyempre, para sa paddock stand nyo na naka-spool type. Para pwede nyong center stand siya. Ayan yung pinaka-center stand ng mga big bike eh. Yung paddock stand. So yan. Kay Crits ko rin nabili yan. Kung din yung tatanong, suki ako kay Boss Crits. Ito, kailangan. Orange din yan, no? Mahilig ako sa orange kasi orange si Kitty. Tapos yun pa pala, no? Makalimutan tayo. Dito tayo. Yung ito, front fender extension. Nabili ko siya kay pangalan nun. Basta i-display ko na lang. Kailangan na kailangan kasi natin to eh. Itong front fender extension. Kasi yung putik, pag naulan, lalo ngayon, rainy season, napupunta dito sa radiator. Eh mahirap na, baka masira yung radiator. Mahal. So kailangan natin protection ng Kitty or ating motor. Kailangan natin, no? Wapasin yung dumi, no? Kasi tagulan nga eh. Hindi natin pwedeng hugas-hugasan kasi matutuyuman ulit. Next, uhuli natin tong ano, muffler. Next is ito, yung rear mud guard. Nabili ko rin siya, kailangan na kailangan niya. Siyempre, nung wala yan, talsik lahat hanggang sa likod mo. Ito, baliwala kasi itong ang batawag dito. So ito, hindi niya rin ma-absorb lahat ng putik eh, na galing sa gulong. So kailangan mo rin talaga ng rear mud guard. Dumi na, pagpasensyo na mga basa, madumi talaga. Next is
Ito, itong box. Nabili ko siya kay Boss Crits ulit. O, di ba? Shoutout Boss Crits. Nabili ko siya kay Boss Crits. May bago na yung shop niya sa Wiz Legarda. Hanapin niyo na lang sa Wiz or tignan niyo na lang sa description. So, ito, alloy siya, alloy. Matibay. Kasama na na ito. Pero separate din ang price na itong ano. Yung ito. Separate price nito sa box saka dito sa ano bracket. So hindi mo madalagay itong wala yung bracket. Baka ATM pa yan. Yan. So ito, alloy ito, no. Ang capacity na ito, 45 liters. Brand niya ay CW Motec. So talaga nagustuhan ko eh. Trip na trip ko. Kasi konti lang differential kasi doon sa mga hard plastic na top box. Doon na tayo sa alloy, di ba? At least batibay pa. So yun nga, no, 45 liters ito ang laman, no? Yan, laptop. Kapote, no, kailangan yan sa tagulan. Kapote, damit, to, baon. Yan. Kailangan ko ng top box eh, siyempre. Meron kasi lagi may dalang bag naulan. So ito ang pang main event natin, no. Itong muffler natin, no. Acre. Acre bitch. Excuse me. Acropobic, no. Kay Crits din to. So yun nga, ulitin ko, no. Hindi tayo suki ni Boss Crits, no. Lata naman eh, lahat yan kay Boss Crits eh. Karamihan eh. So acropobic ito. Hiwala ito dito sa link pipe, no. Maghiwalay ng presyo yan. Itong canister tsaka itong link pipe, magkaiba ng presyo yan. Super rich yan, no. So yan, makikita nyo naman. Carbon tip. Kuno. Ewan ko. Pero maganda naman siya, no. Pogi eh. So soundcheck natin, no. Soundcheck. Yan, ganyan siya pag naka-idle. Diba? So magtatanong, hindi pa naman ako nasisita. Yun nga, yung katulad na sa past na vlog ko tungkol doon sa checkpoint, hindi naman ako actually nasita. Parang nagandahan pa nga yung ating tropang pulis eh. So yan, no? So check natin. So yan na. Yan na lahat ng ating accessories. May kapit kay Giti. So yun lang po, alam mo mga boss, lahat. Yun ang lahat-lahat. Pero marami pang kulang. Nandiyan na rin, ilipopost ko rin yung total lahat ng mga accessories na yan. Kung magkano lahat ng nagastos natin or nagastos ko. Medyo masakit talaga sa bulsa. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo mag-KTM. Sirain nga daw eh. So once again, JP Moto nga pala. Salamat sa pananood. So yun lang yung mga gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga accessories na nabili ko. Maraming maraming salamat. Ride safe. Peace out, man.